ingredients. Ipon po na tinanggalan na yung balat, pero andyan pa yung ulo niya. Kasi ito magdadala sa lasa niya. So, hindi na tayo gagamit ng mga cubes, ng kung ano man yun. Tapos, bawang. Carrots. Sotanghon siya na noodles din ng olive oil. Ilagay po ang garlic habang hindi pa mainit yung mantika. Yung iba, hindi na naglalagay ng onion pag sotanghon. Pero para sa akin, masarap siya kasi medyo sweet yung lasa niya pag may onion. Ilagay din natin to. Mas masarap kasi siya pag may. Ito lang yung pwede mo siyang gamitin na kahit hindi ka na maglagay ng ibang mga pieces. Okay? So, yun po, medyo nakisunod na siya. Pwede na to. Pipritohin lang natin itong powder na ang swerte nito dito na may garlic. Okay, nagiging orange na yung kulay ng meat kung nilagay natin na bawang. Tapos, i-add na po itong hipon. Bilis lang po ito. Tapos, pisil-pisilin po natin yung ulo niya para lumabas yung katas yung hipon para maglasa yung soup natin mamaya. Kapag parang hindi rin siya sariwa pag kakainin siya. Okay na to kahit hindi masyadong luto yung hipon. Mas masarap siya na ganyan na siya. Hindi siya matigas mamaya. Tapos, lagyan na natin ng tubig. Mas maganda yung lalagay nyo ng mainit na tubig. Tapos, pwede din ilagay na natin yung noodles. Kung gusto nyo siya na masabaw, kasi nga, soup to, diba? Konti lang yung ilalagay yung noodles. Kasi pag madaming nilagay yung noodles, magiging parang gisado na siya. Muna ito kung maraming ganyan kasi mahilig ako sa lasa nito. Tsaka, mainam kasi siya lalo na kapag mababa yung immune system mo. Especially sa mga may cough and colds, ganyan. Maganda siya. So, lalagay natin to minutes bago natin i-off yung fire. Lalagyan natin siya ng black pepper. Hintayin lang natin na maluto yung noodles natin. Maglagay na po